Patuloy na gumugulong ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Nasa 75 billion pesos ang pondong inilaan para sa programa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Pia, tuloy-tuloy daw ang pag-acquire ng mga bagong kagamitan ng Philippine Air Force. Sa ilalim niya ng AFP Modernization Program ay niya kay Colonel Miguel Ocol na tagapagsalita ng Philippine Air Force. Kabilang sa mga tiyak ng nakalain per acquisition ay ang mga Surface Attack Aircraft Fighters, radars, yung medium lift at light lift transport na mas maliit sa ating mga C-130 at yung mga attack helicopters na Augusta 109. Underpriced na rin daw, Pia, ang pagpili ng closed air support aircraft. Ang isang squadron ng fighter jets ay maaring dumating na raw sa ang una sa 12 units sa susunod na taon kapag natapos na ang kontrata. Nasa 75 bilyong piso ang pondo na inilaan para sa AFP Modernization Program at mahigit 40 bilyon dito ay mapupunta na sa mga bibiling air assets ng Air Force. Bukod sa mga bagong equipment ay nasa 21 UEs na refitted mula sa Amerika ang inaasahang makukuha rin ng Air Force sa taong ito. May 40 UEs na sa ating bansa, tatlo naman ang C-130 ng ating bansa, pero plano na rin daw magdagdag ng 2 unit na inaprobahan na rin daw ng Pangulong Aquino. Mayroon ding 25 MG-520 attack helicopters, 3 F-27 Fokker planes, 4 na S-211 jets, 7 OV-10 para sa close air support aircraft, 8 Sokol choppers, 2 Sikorsky helicopters na tinatawag na ngayon air ambulance, 18 SF-260 na trainer plane, 10 T-41 trainer plane at 3 Nomad aircraft. Mahalagang papel daw ang gagampanan ng mga bagong gamit sa territorial defense ng ating bansa. Pia? Maraming salamat, Ian Cruz.